What's up guys? Welcome sa Rhyme Hoops. So today guys, susubukan natin kung gaano katibay yung dinikit natin na sapatos, yung ni-repair natin. So susubukan natin ngayon kung gaano ka kalakas yung napili nating dikit sa Shopee. So ngayon masusubukan natin guys. So, eto guys yung video kung paano ko ni-repair yung nasira ng sapatos ng pandemic. As you can see guys, nakita nyo baklas na siya. So, unang ginawa ko guys, niliha ko muna siya. Kailangan kasi matanggal yung mga dati niyang adhesive. Gamitan nyo lang ng liha para matanggal yung mga naiwan niyang mga adhesive nung una niyang adhesive, para malinis na rin bago natin lagyan ng bagong adhesive. So kung makikita niyo guys, baklas na talaga yan. Ayan o, susubukan ko siya ng rugby dati, pero hindi umubra yung rugby, natanggal pa rin. Kung makikita niyo guys, ayan, may kulay pa ng rugby yung sumiyan niya. So hindi umubra yung rugby, lalo lang siyang nasira guys, lalo lang lumaki yung sira. So dinisan nyo lang maigi, liyahin nyo muna. Ayan, liyahin lang na liyahin hanggang sa matanggal yung mga dati niyang adhesive. So kuha kayo ng bulak. Ayan, bulak, kahit anong klase ng bulak guys, basta bulak. Tapos acetone, yung panlinis sa buho, pantanggal ng mga cutics, yung mga pantanggal na may kulay sa buho guys, acetone. So maninat mo kayo dito guys, kasi nakamakapansikan yung mata nyo. Ayan, gawin lang kayo ng acetone sa bulak. Tapos yung may asin ko na bulak, ipahit nyo sa yan, sa sole. Tanggalin nyo yung mga natirang adhesive hanggang sa matanggal nya yung mga dating adhesive, tsaka mga rugby o una nyang glue guys, ng factory glue yan. At para malinis na rin sya bago natin aptayan ng bagong adhesive. So yung adhesive na yung guys, napanood ko lang sa Facebook. So click ko lang yung link. Tapos pinanood ko na rin yung ano nila, na marami na rin nagpapagawa sa kanila. Nagsiservice din sila, nag-aayos din sila ng mga sapatos. So meron din silang tinitindang glue sa Shopee. So yun ang in-order ko. Kasi mas mahal yata kung sila yung magdidikit, kung sila yung mag-aayos ng sapatos. Kaya ito, umorder na lang ako ng glue. Ako na lang yung magre-repair. So para ma-share ko na rin sa inyo guys kung effective pa yung glue na binibenta nila. So ayan, tanggalin lang maigi. Linisin nyo lang ng maigi. Hanggang sa matanggal yung mga una niyang glue. Kita nyo guys, yung kinukuskus ko talaga ng mabuti para kasama na rin yung linis. So pag natuyo na, dagdag ulit ng acetone para matanggal talaga ng gusto yung nauna niyang glue. So pagtapos yung maglinis nito guys ng sapatos, paggamit nyo ng acetone na ito, magugas kayo ng kamay. Kasi nakakalasan to, kasi baka makalimutan yung magugas at kumain kayo ng pagkain, baka makontaminate sa pagkain nyo. So after nyo, magugas kayo ng kamay para na rin sa safety nyo. So ayan, kung makikita nyo guys, na tatagalan ako sa pagtanggal ng mga unan yung glue kasi madikit talaga yun. Pero kailangan tiyagain nyo talagang maubos yung glue nya, para mas maganda yung pagkaka-repair na
pati yung pinaka flat surface niya yan, kinukuskus ko rin para matanggal yung mga dumi tsaka yung mga ulan ng adhesive. Yan, ulitin nyo lang guys, kapag gano'n na kuha ulit ng bagong bula, malagay ulit kahit din ang kahit yung madaliin yung pag ano, mas maganda kung pulido yung pagkaka ano, para walang maging problema. Ako ng bago. Sa ulit-ulitin nyo lang guys hanggang sa matanggal yun na lahat ng dumi tsaka yung factory adhesive niya, yung unang-unang adhesive na nilagay sa kanya para maubos lahat, para may pagkakapitan yung bagong adhesive natin na ilalagay. Pagkatapos din nating dikitan to, i-testing din natin to guys. Itatakbo natin to para malaman natin kung maganda talaga yung dikit niya. Para kapag may mga nasisira tayong sapatos, hindi na natin itatapon, gagamit pa natin. Nasira lang tong sapatos na to guys nung nag-pandemic kasi na-stuck siya. Tagal na hindi nakapaglaro sa basketball. So sa palagay ko, hindi lang sa akin ang mga nasira, marami yung mga sapatos din ang nasira dahil sa pandemic, hindi na nagamit. So ito, tsagain lang natin. Pero sa may mga kakayang bumili ng sapatos, huwag minatsagain to. Bumili lang kayo ng bago. So kami, wala kaming kakayahan na bumili ng bago, so tsaga-tsaga lang muna. Total, ilalaro lang naman namin ito sa mga ano lang, mga street ball lang, mga larong kalye lang. Magandang tawagin sa ano, pangharabas na laro lang to. Guys, ulit-ulitin nyo lang, punas na ng punas hanggang sa maubos na, hanggang sa may nakikita pa kayong adhesive. Tanggalin nyo lang, pilitin nyo lang matanggal hanggang sa malinis siya. So ayan guys, na ayan, pinunasan ko na siya ng malinis na ang bulak para malinis na talaga siya. Guys, natin linisan ng may acetone. So proceed na tayo sa paglalagay ng adhesive. So ayan guys, yung adhesive na ginagamit namin, na nabili namin sa Shopee. Ayan guys, binubuksan ko lang. So itong ano guys, marami silang ano, merong malaki, merong mas malaki, may mas maliit. Ito sakto lang yung nabili namin, 50 ml. Yan, may kasama na rin siyang spatula, gagamitin natin ang spread sa adhesive. So ayan, ngayon lang natin mabuksan. Yung pangalan ng adhesive guys, yan, Kick Salvation. So kilalang kilala yan guys sa Facebook tsaka sa Shopee. So may rugby pala siya guys, para siyang rugby yung amoy niya. Ayan, lalagyan na natin siya guys.
magsuot pala kayo ng mask guys. Kung maselan kayo sa mga ganitong amoy, so kailangan nyo magsuot ng gas mask para maprotektan yung baga nyo sa amoy. At ilayon nyo rin sa mga batang may napang baga kasi maamoy talaga guys, parang amoy rugby talaga siya guys. So gawin nyo to sa open area, sa ventilated area. Yung bandang likod muna yung inuuna ko. Yan, ikalat nilang maigi. Make sure nyo na malagyan lahat. Lahat ng parte ng kailangan malagyan na malagyan ng adhesive. Kailangan malagyan. Yan. Yan, so may bandang likod muna ang inuuna natin. Para hindi natin, hindi tayo mahirapan, hindi ma-sure natin na malagyan lahat. Naglagay ulit ako. Sa may bandang gilid na ako naglagay. Ulit ko guys, magsuot kayo ng mask pag hindi nyo kaya yung amoy, at pag may mga bata kayong kasama, ang kailangan sa labas nyo to gawin or sa may ventilated area, yung malayo sa mga bata kasi yung amoy niya guys parang rugby talaga. Ayan, pagka apply nyo, ikalat nyo lang ulit na make sure na malagyan lahat gamit yung spatula na maliit. So ayan, ikalat lang na ikalat. At sa kabilang side naman, lagyan natin para ma-sure natin talaga na malalagyan lahat ng part na dapat malagyan. Ikalat ulit gamit ang spatula. Ayan, ikalat ng maigi. Lalagay na tayo sa may bandang unahan. Sa may bandang harap na tayo maglalagay. Lagyan nyo lang yung dapat lagyan. Ikalat ulit gamit ang maliit na spatula. Lagyan na natin yung bandang unahan sa likod, sa mga gilid, at dito naman tayo sa may flat surface.
pinaka inaapakan natin. Diyan naman tayo maglalagay. Surface. Okay, lagyan pa. Lagyan sa mga lagyan lahat. Para sure na malalagyan lahat. Second coat pa tayo nito. So patuyuin lang natin kahit mga 10 minutes. Nakalagay kasi dun sa instruction nila 15 to 20 minutes. So ako hindi ko na sinunod, 10 minutes lang. 10 minutes lang ang ginawa ko. Tapos second coat lang tayo ulit. So ayan, mga sulok hanggang sa malagyan sa lahat, para sigurado tayong malalagyan lahat. Tapos syempre lalagyan din natin yung sa ibabaw niya, para mas nakapit yung ano. So ayan, so parang gaya kanina, ikalat lang din kada area. Ayan, tuntiin lang hanggang sa malagyan lahat. Dapat yung magkapares na yun guys, pareha siya meron, para mas makapit siya. Hindi pwede yung isang ano lang yung meron, kailangan pareha sila, ay pareha sila may adhesive. Paggawa ng ganito guys, talagang kailangan mo lang talaga ng pasensya. So talagang matagal siya. Pero kung wala ka namang ginagawa, nakakalibang din to guys. Na kapag nagpapahinga ka, pwede mong isabay yung pagpapahinga mo sa paggawa ng ganito. Thank you.
dalat ulit gamit ang spatula. Inuulit ko guys, kung masailan kayo sa mga amoy na ganito, mag-suot kayo ng mask para ma-protection ang inyong kalusugan. Kasi yung amoy nito guys talagang matapang, grabe. Lalo na kung nasa kulob na lugar ka, talagang makukulob yung amoy. At ilayo nyo sa mga batang maliliit. So yan, nakaplay ako sa may bandang likod. Kailangan malagyan lahat guys yung mga dapat malagyan. Kailangan wala siyang makalimutan. Wala kang makalimutan na hindi dapat lagyan, para mas pulido yung pagkakagawa natin. Sabi doon sa instruction nila. So kailangan sundin natin kasi sila ang mas nakakaalam kung gaano ka-epektibo itong produkto nila. Bali ang ipapakita ko lang guys yung isang pares lang, yung isang ano lang. So hindi ko na ipapakita yung isa pa sa paggawa para yun, makita nyo lang yung pagganan niya kasi haba na masyado itong video natin kapag sinama pa natin yung isa. So itong isang ano lang ang ipapakita natin kung paano tigitan. Kung ano yung pagkakagawa nyo sa isa, ganun din naman sa kabila, uulitin nyo lang din. Sa side na tayo, ikalap din ulit gamit ang spatula. Ayan, para makasigurado tayo malagyan lahat, para pag pinagtikit natin sila magkukumbay sila kasi pareha silang may adhesive. Stay tuned lang tayo dito guys sa aking channel kasi marami pa tayong ituturo, hindi lang puro sa basketball. Mga isang kagaya rin ng mga ganito guys, marami akong ituturo sa inyo patungkol din sa basketball, pero hindi lang palaging sa paglilaro yung kagaya ng mga ganito. So maraming basketball player na kailangan din yung ganito kasi hindi naman lahat ng naglalaro kaya bumili palagi ng bagong sapatos. So makakabili lang nun talagang yung may kaya sa buhay. So tayo kailangan talaga natin matuto sa mga ganitong buhayin. Surface naman tayo. Same process, ikalat din.
flat surface nya. Para mas lalong dumikit siya dun sa kapares nya. Sa malagyan siya lahat. Yan. Yan, lalagyan ko na yung mga flat surface niya. So ayan guys, yung bago nating dikit na sapatos, susubukan natin ngayon. So si Kuya Franz ang susubok ng ating sapatos. So ayan, mayroon tayong witness kung gaano katibay yung sapatos. Malalaman natin, may witness tayo. Ayan, si RC yung mag-witness yan. So ayun, masusubukan natin kung gaano katibay yan. So tara guys, itatakbo muna namin, itatakbo to para malaman kung gaano katibay yan. So let's go. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan, tinatakbo na ni Kuya Franz yung sapatos na ni-repair lang natin. So ayan, malalaman natin mamaya pagtapos namin mag-jogging kung hindi nasira yung sapatos. So balikan ko na lang kayo guys mamaya. So ayan guys, mukhang lumalaban pa yung sapatos. Mukhang maganda nga yung quality nung glue na nabili natin. So malalaman natin yan guys mamaya kung gaano katibay yung glue na yan. So ayan guys, natapos na yung jogging namin. So susubukan natin ngayon yung quality ng sapatos na ito guys, yung quality ng sapatos na inano natin, na dinikita natin gamit yung nabili nating adhesive sa Shopee. So mamaya pagkahubad ni Kuya Franz, so susubukan natin mamaya guys pagkahubad ni Kuya Franz kung gaano ko siya katibay. So shoutout kayo, sino si shoutout nyo? Shoutout saan? Hindi, maingay yung ano. Shoutout. Tigil eh. Shoutout saan? Mga klase ko. Anong? Sinong klase mo? Ayun, mga classmate mo. Shoutout mo. Yung si LSF family. Shoutout mo. Shoutout din. Shoutout mo. Sino shoutout mo, Franz? Shoutout sa mga nakasanang paglaro. Ayan, tsaka sa CLS yung family, no? CLS yung family. Shoutout sa inyo. So, ayan guys. So, kung makikita nyo guys, buong-buo pa. Walang nasira dun sa mga dikit. Ayan guys, so. Para makita nyo talaga na legit yung pandikit na nabili natin. So, ayan guys, napaka-solid ng pandikit na yun guys. So ilalagay ko na lang sa comment section yung link nung pinagbilihan namin sa Shopee. So ayan guys, itatapo na sana namin to eh. Ayan, kaya napakinabangan pa natin. Diba? So ayun. Then,
lima. So, ayan guys, salamat sa panonood. At ayun. So, may natutunan naman kayong bago kay Kuya Ryan. So, yung mga luma yung rubber shoes na nasira nung pandemic. So, magagamit yun pa. Kasi yung sapatos na yun, guys, nasira kasi yun nung pandemic, nung ilang taon na hindi nakakapaglaro. So, na-stock lang siya, kaya bumigay yung mga dikit niya. So, nasira na siya. Tuluyan ng umangat yung mga dikit. So, ayun, napanood ko lang sa Facebook yung mayroon silang ganong klase ng pandikit. So, tinignan ko yung pila dun sa Shopee. Tapos yung binili namin. Tapos yun, sinubukan namin na i-apply sa nasira ng sapatos. So, ayun guys, effective naman kasi ginaging namin. So, dapat kung mahina yun, bibigay na yun. So, salamat guys sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aming channel. At click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video namin na ina-upload. So, para mas marami pa kayong matutunan guys. Hindi lang sa kung ano-ano mga bilin ng mga bago. So, kung anong kaya natin gawin, DIY. So, magagawa natin makatipid. So, salamat guys. At kita-kita tayo muli sa mga susunod nating video. At hanggang sa muli. God bless.